So, sound check muna natin ang motor ko, anong tunog niya. So, let's start. Yun. Start po natin ang ating motor. Ito po ang tunog ng kanyang pipe. Wow. Ganda ng tunog. Sound check. Ang Sniper 155 po 2021 model ay may iba-ibang kulay na variation. Ito po ang Race Blue. Meron pong Matte Titan para sa premium version. At meron pong Yellow Hornet. No? So, para sa akin, ang gusto kong kulay, itong Race Blue na talagang ang kulay na Yamaha is blue. At ang ganda. Makikita natin mga cuts niya na napaka-angas talaga, guys. Na para sa akin is goods na goods. Engine type po ng motor is liquid cooled po yan. 4 stroke, 4 bulb, single overhead cam, saka 1 cylinder po. Ayan, makikita natin. So, ang kanyang mga binago sa motor is ito po. Itong single shifter ng RCB, makikita natin. Ayan. Tinanggal niya po yung dito niya para hindi niya po tabasin. At dito naman sa kanyang harapan, makikita natin yung very poging motor talaga na napakagwapo ng bagong Sniper ngayon na solid. Para sa akin, gustong-gusto ko yung looks niya ngayon. Para sa akin ha, masarap sa mata. Lalo na itong standard blue na, ayan, makikita natin yung dito yung 6-speed. Dito lahat makikita yung cut ng decals na is papunta lahat sa harap. Ayan. At kung sisindihan po natin siya, yan po ang kanyang ilaw. Is matik po itong park light niya. Yan po ang kanyang park light. Matik na sa ilaw. At meron po siya dito. Ito po ang kanyang signal light dito po. Ayan o. Napakaganda. Parang isa Aerox. Pero guwapo talaga yung dito. Ang ganda ng mga ano niya, cuts na design. Ayan, makikita natin. Tapos ito nga, yung sa RCB niya, baka may magtanong, ito yung ginawa po ni Boss KM na yan, no? Makikita natin yung bracket niya na ang lupit. Oh, stainless siguro to. Yan. So, yun lang yung binago niya. Saka itong disc brake sa harapan, makikita natin. Iba na po yung disc brake nito. JBT po. At single piston lang po ang kanyang disc brake kasi standard version lang. At makita natin itong Racing Boy na mugs. Nagwapong-gwapo. RCB, sana all, di ba? At sa likod naman, makikita natin ito ang kanya looks. Ayan, makikita natin itong mala R15 o R1 na looks ng mga motor. Yan, no? Makikita natin. Ang sana nilagay na lang to dito, no? Para hindi tamaan kasi medyo, ano to eh, madaling tamaan talaga. At meron siya ditong plate light na makikita natin. At meron ditong reflector. Ayan po. At disc brake rin po ang sa likuran. Ayan po, sinabi ko na yan. At makikita natin ang kanyang monoshock na very responsive. Hindi siya masakit. At yung upuan niya po, ito po. Yung upuan niya is medyo flat. Pero comfortable naman. Goods naman. So, yun po ang bagong Yamaha Sniper 155 Standard Edition. At ito po ang kanyang handlebar. Makikita natin. Yung side mirror po is very common din naman. Nakamukha ng mga nilalabas ng mga Yamaha na medyo patalim na po. Na goods na goods. So, makikita rin po natin dito na meron na rin po siyang safety features na palagi meron si Yamaha. Yan po ang kanyang shutter lock. Ayan po. Sasaksak lang po dito, ipaglalapat. At ipipihit lang po ang iyong susian. Para buksan po ang compartment, kailangan nyo pong turn to the left. Yun. At bubukas na po ang compartment at wala po kayong halos malalagay dyan. Talagang kung gusto nyo may lagay is bibili kayo ng extra GB box. Nasa inyo na po yun. Yun po ang pag-on na motor is paright naman po para makita na po natin. Ayun. So ayan po, makikita na po natin ang kanyang LCD screen. Lagi. Ayan po, di ba? Goods na goods. Yan po ang bagong Sniper 155 2021. Di ba? Gwapo. So ngayon, gamit natin itong Sniper 155 Standard Edition ni Boss Kim. Magkilala ng KM. So ito yung sa kanyang shop dito sa Manibawag. Makita nyo, marami siyang FI cleaning dyan na ginagawa. Lahat ng FI, kahit hindi FI, basta tune up, change oil yan. Makikita nyo dito, marami nakapila dyan dahil subok at sigurado. So back to the motor muna tayo. Ito ang motor ni Boss Kim ngayon. Papatest ride niya sa atin itong Sniper niya. So, naka, ano tayo, privilege tayo. Nakahiram tayo sa kanya. Ganun kabayat ang mga tropa natin. Kahit kakikilala ko pa lang sa kanya. Mabayat si Boss Kim. So, ano makikita natin sa motor na to?
Unang-una, meron siya ditong engine kill, at meron dito siyang hazard, at meron dito, dito ang starter button, passing high beam, at dito naman po ang kanyang passing light sa baba, at dito kanya left turn, right turn, busina, ayan. Tapos yung clutch niya, napakalambot. At makita natin sa kanyang panel gauge pag bubuksan natin, ulitin natin. Ayan ang makikita natin. Meron tayong temperature dito. Tapos dito yung mga flasher niya, signal light dito, high beam. Tapos dito yung check engine. At makikita natin dito sa kanyang LCD is yung fuel gauge. At ang takbo mo. At may time. Meron trip 1, fuel echo, average. So 37 na ulit ito. Ayan. At makikita natin yung kanyang RPM is 112. Guys. So let's go. Mag-start siya. Kahit wala kang hold, mag-start siya, hindi mo wala ang hold yung clutch, lalarga na. Ay, nakashifter pala ang motor na to, hindi stock. So, i-review natin kung anong feeling ng nakashifter, guys. No? Kung okay ba. Ako kasi 5'10 ako eh, check lang natin kung advisable ba. So, palagi ko, preference na lang yun. So, subukan natin siyang hatawin ngayon. Punta tayo dito sa Clark. Okay, let's go. Napakalakas ng RPM ng motor na to. Oh, yung preno lang sa likod pag nag-shifter kayo, medyo hindi siya ganun kakapit. Given na hindi ABS ang motor na to, yun talaga yung consequence ng nag-shifter ka. Kailangan mo rin mag-upgrade siguro ng kanyang brake hose or ano sa para sa disc brake niya para mas lalo kumapit, di ba? Yun talaga ang pagmamotor eh. Ang pagdidisenyo ng motor o pagpapaganda ay walang katapusan, guys. Kaya kung may pera ka, ubus ka. Ang mga pinalitan niya lang dito ay ang kanyang disc brake, papakita ko sa inyo mamaya, at ang kanyang mags at nakashifter niya, guys. Yun lang ang kanyang mga pinalitan. So sa makina ay stock pa rin naman to, na masasabi pa rin natin na stock pa rin ang motor na to. Very responsive yung assist clutch niya, yung pagkakambyo ka, you know, yung hindi ka niya bibiglain, yung kagandahan. Tapos yung slipper clutch niya, pag bilang babawasan, you know, hindi siya nag-engine lock talaga. Kumbaga, lock ng kote bitaw, ganun, para maturma. May nakakadagdag safety sa kanya dahil meron siyang slipper clutch, guys. So, dun pa lang. Panalo ko na dito. Even though na walang ABS to, wala naman talagang perfectong motor, guys. So, kung may bibigay nila lahat, wala nang upgraded na mangyayari sa mga series ng motor. Patingin ko naman sa mga susunod na labas ng 155 series na to, ay magkakaroon siya ng ABS series. Para sa akin lang na tansya ko lang, no? Pero hindi ako scientist. Stuck din ang kanyang busina. Napaka aggressive na ng motor na to. Yung tunog niya parang gusto laging hataw ka ng hataw. Tapos yung LCD niya, ito po yung napansin ko, napaka liwanag kahit may araw. Ayan, no? Kahit tirik na tirik yung araw, ay makikita mo ang kanyang screen na, which is good, guys, na malaking factor yan for safety features. Makikita mo kasi kung ano gear ka na at yung tinakbo mo. So hindi ko pa rin makuha ng sakto yung pagkambyo, guys, ha. Medyo pasensya na to. Pero dumadamba ang motor na to, hmm? Talagang iwan ang kaluluwa mo pag hinataw mo siya. So alalay lang, guys. Pero ano nga ba nadagdag sa 155? Sabi nga lang nila 5 lang naman yung dinagdag, but ang mahal. Palagay ko marami naman siyang features na dinagdag, lalo na yung BBA, diba? Viable Bulb Actuation. So maganda-ganda yan. Pag bibilis ka, lalong binibigay niya power at tumitipid daw sa gas. Yan ay meron lang sa Yamaha. Yes, that's right, that's Yamaha features only. Tapos yung braking system niya, yun nga, given na hindi tayo naka ABS, so you need to prepare yung paano yung sudden brake. So ang tama pag sudden brake is piga-piga lang, wag diin kasi maglalakang ang ating motor. Stuck pa po ito ulit, guys. So maririnig din naman yung makina niya, galit na galit palagi, gusto palagi may kaaway.
So far sa paggamit ko sa motor na to is goods. Maganda siya. Nga lang, pag naka-shifter ka, hindi ka na mabibigay yung comfort driving na hinahanap mo. Pero sa gustong pogi at aggressive looks, pwede yun. Kung ako siguro, kung medyo matanda na ako yung una na shifter. Stock lang tayo Pero overall, maganda ha. Ang ganda gamitin ng motor na to. Smooth siya, malakas, may power, at talagang, yes, masasabi kong very, very, very goods ang labas ng Sniper. Let's go! Inaabot ko, mali ang aking kambi doon. Grabe! Malakas ng power nito. Tapos 12 RPM. Sumasagad, guys! Nga lang, naglilimit siya. Pag nababad ka sa 12, naglilimit siya, napansin ko. Ganun siguro talaga. Pag drive na ako dati ng Sniper 150, so masasabi ko na mas malakas talaga to. At yung tunog pa lang ng makina niya is very aggressive talaga, guys. Ang ganda ng sleeper clutch niya, guys. Pag nagbawas ka, talagang hindi siya nag-engine lock. Tapos ang kanyang fuel consumption average dito is naka 37 siya. Pero sabi sa Yamaha, siguro kung hindi ka walwal ay nasa 37-48 ka. Okay? Makagandaan pa nito, may ilaw siya sa taas, guys, na kumbaga sumasabay siya sa liko mo. Ito ay steady lang. Kumbaga yung sa baba yung nag-iiba, kung high beam mo, yun yung nag-a-adjust. Grabe. Solid. Lakas. Lakas, guys. Maraming salamat ulit kay Boss KM na pinahiram sa akin ang kanyang Sniper 155 na walang dalawang isip at pinigay sa akin at sabi, sige, try mo, nasa shop lang. Maraming salamat, Boss Kim. So once again, kung gusto niyo pong magpagawa, fuel inject at magpa-tune up, ay open po palagi ang Project Kim service dyan sa may Manibaog. Makikita po natin dyan na marami po palaging nakapila dyan dahil guaranteed at subok na po si Boss Kim. So, testing natin siyang itap speed ngayon dito sa Clark. Let's go! Lakas ng motor! So ang timbang ko nasa 75 kilograms. Para sa akin, okay itong motor na to. Stock pa siya. Yun nga lang, medyo nagwiwigil yung sa likod ko. Di ko alam kung sa mags or sa gulong, guys. Pero overall, yung arakada niya, binibigay niya, guys. Yung gusto mong arakada, bibigay niya. Talaga naman, wow ang motor na to. Grabe, napaka-smooth. Napaka-smooth ng cambio, guys. Sa bilis, grabe. Bibigay niya talaga. Kita niyo yun, nasa 125 ako, top speed. So, masasabi sa motor ito, goods. Yun nga lang, kung ayaw mo ng aggressive look na motor at ayaw mo medyo ngawit, huwag kang magsishifter, guys. Advice lang. Napaka-smooth ipasok ng mga cambio niya, guys, dahil sa assist sleeper clutch na talagang okay na okay. Nasarap niya gamitin, guys. Yun nga lang, di ako sanay na naka-shifter. Pero sa shifter niya, single shifter, okay naman. Hindi naman siya ganun kapagod talaga na i-drive. Siguro, ako na nasa height ko, nasa 5'10 nga ako. Medyo nakabend lang na siya ng konti. Pero depende rin siguro sa gagamit siya, guys. Kanya-kanya tayong preference. Makagandaan pa ng motor na to, 6G siya na grabe. Yung power, binibigay niya talaga. Kung mag-dating ka sa 5 gear, may 6 gear na siya ngayon na goods, guys.
na talaga naman, ang sarap to drive. So, ang cambio pa lang ng motor nito dahil nakashifter siya is 1 down 5 up. Ang neutral niya po ay nasa gitna ng 1 and 2. So, kakapayin mo lang yun para ma-reach mo tong neutral niya. So, yan, makikita natin gear. Nakamayo na siya. Ibig sabihin nasa neutral po tayo. Grabe. Yung motor na to sobrang lakas. Steady pa rin sa kurbahan din o sa cornering, okay na okay din. So guys, tapos ko na siya ng ETS ride. So babalik ko na akin, baka butan ako ng ulan. So let's go. Let's go guys. Bulin natin, baka umulan guys. So guys, maraming salamat sa inyo, lalo lalo kay Boss Kiam na pinahiram sa akin ang kanyang Stepper 155 nung walang agendangan. Maraming salamat. At kung gusto nyo lang pong pagawa, pa-epay cleaning, tune up, change oil, lahat, basta sa tungkol sa motor, ginagawa po ni Boss Kiam. So puntahan nyo lang po siya, dyan lang po sa Manimbaog. Makikita nyo po dyan sa may bandang sa may kamatsilis dyan sa taas niya, yung maraming nakaparadang motor. Yan po ang shop ni Boss Kiam na napakabait yan. Sobrang bait po ng tao niyan. So maraming salamat po lahat sa mga sumuporta at naniniwala sa ating channel. 2,100 subscriber na po tayo. Nag-upisa po tayo 300. Maraming salamat po. Di ko expect na abot tayo sa ganito karami agad guys. Talagang nagulat din ako na biglang dumami ang naniniwala at nagtitiwala sa ating munting channel. At hayaan nyo lang po na lalo ko itong pagkuhusayan at gagalingan pa ang mga content na quality pa rin para naman po hindi kayo madismaya sa akin. At kung may gusto po kayong pa-correct sa akin, sabihin nyo lang po ako. Open for correction po tayo guys. Anytime. So, yun na po. Alright.